Hello mga kadiskarte, may bagong video na naman tayo. Ito, pwede na magluto ng libre na anggas. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang idea kung paano ito ginagawa. Ang gagawin mo na lang, panoorin mo ang video ito para magkaroon ka ng idea na pwede mo itong gawin dyan sa bahay ninyo. Pero bawal ang mga bata at mga single ang gumagawa nito. Ang unang gagawin dito, dapat mayroon kang galon. Malaki man o maliit, basta galon siya. Yan, kahit anong kulay. So bubuksan mo lang yan at bubutasan mo yung sakit nito. Ngayon malalaman natin kung paano ito gagawin. Okay. So kailangan ito dalawang butas. Pagkatapos niyo butasan, nalagyan niyo ito ng interior na lock. Yung nozzle niya, yan o. Sa gulong galing yan. Mamaya malalaman niyo din ito kung anong gamit ito. Yan, so higpitan mo lang, lalagyan mo ng bolt. Yan, para hindi makalabas yung hangin. Yun ang purpose niya. Tapos yung isa naman, lalagyan mo siya. Parang mayroon siyang lock din na parang sa gripo. Yan, siyempre didikitan niyo muna ng ano, ng glow para hindi makalabas talaga yung hangin. Yan. Ngayon yung galon na yan, itatakip mo dyan. Pero bago dyan, siyempre kailangan mo itong dikitan pa rin ng glow para dumikit, at ibig sabihin hindi makalabas yung hangin. Yan kasi ang galon na yan, ang purpose na yan ay dyan ilalagay yung hangin. Ngayon naman, kumuha si kuya ng dalawang plastic bote. So binubuksan niya yung takip mo ng inuna niya. Yung takip kasi, nilagyan ito ng dalawang butas. Ayan, bawat takip. Video dito, malalaman natin anong purpose ito. Ayan, sinalpak na yung hose doon sa ginagawa kanina. Kaya masikip. Tapos yung takip naman, yung butas, pinapasok dyan. Tapos medyo mahaba. Ang style nito, mahaba yung isa, maiksi naman yung isa. So hindi siya pantay. Ganun yung style niya. Ganun din yung kanina, yung maiksi sa kabila, mahaba naman dito sa kabila. Yan o. Dapat ganyan na hindi siya pantay. Tapos sinalpakan ulit ni kuya ng hose na isa, maiksi na. Ayan, para doon sa kabila naman. Ayan o. Tapos dinidikitan ni kuya ng glow. Ayan, para walang singaw. Tapos nilagyan ito ng gasolina. Gasolina po ang nilagay dyan. Ayan. Tapos yung isa naman ay tubig. Okay. Huwag niyong punuin kayong kalahati lang. Kay kuya kalahati lang oh. Ayan. Tapos ipasok mo yung mahaba na hose. Yung mahaba na hose na yung galing yan doon sa galon na blue. Yung isa naman ang mahaba galing doon sa maiksi. Yung sa kabila. Ayan. Tapos papatong mo sa kahoy para hindi magalaw-galaw, para masigurado didikitan mo siya ng glue. Ayan. Kahit anong pandikit dyan, basta didikit, pwede na talian. Tapos yan, nilagyan ni kuya ng hangin. Yung hangin na pang gulong oh. Ayan. Sige kuya, bilisan mo lang. Sige pa. Sige pa kuya. Ayan. Oh, tama na. Oh, di ba? Tapos pag tinanggal niya, automatic nagla-lock kasi yung lock 'yun sa gulong, yung nilagay doon sa takip ng galon. Ayan. Tapos bubuksan niya yung parang gripo. Kukulo na yung tubig kasi diyan pumasok yung hangin, tapos sinindihan ni kuya. Tingnan mo. Talagang totoo. Totoo nga ginagawa ni kuya 'on. Makikita naman natin 'oh kung gaano ka-effective ang kanyang experiment. Ayan. So ito, wag lang gayahin sa mga bata, lalo na kung mga bata na maliit pa, hindi pa alam kung anong gagawin. So bawal ito, lalo na sa mga single, bawal din to sa mga single. Pwede ito sa mga matanda na at may asawa na, kasi sila yung mga iba-ibang experiment ang nasubukan nila. Yan o, pwede silang gumagawa ng ganyan. Kaya subukan naman nila maging expert dito ng ganito. Yan o, sigaw-sigaw pa si kuya. O. Kasi malupit yung experiment niya. Talagang malibre talaga yung gas mo dito. Hindi mo na kailangan bumili. Pero siyempre gagamit ka ng gasolina. Pero yung gasolina kasi dyan, kung napapansin mo, ang kinakain dyan, hindi yung gasolina, yung hangin ng gasolina ang kinain dyan. Pero yung gasolina na yan, bago magiging apoy, dumaan siya sa tubig. Ibig sabihin malinis yung paglabas ng gasolina doon sa, yung hangin ng gasolina pag lumabas doon sa may apoy,
hindi siya nangangamoy ng gasolina talaga. Kasi dumaan pa siya sa tubig, ibig sabihin, sinasala na sa tubig yung amoy niya. Oh. Oh, tingnan mo si Kuya. Oh. Medyo napalayo siya kasi sobrang init. Ibig sabihin, gano'ng kalakas yung ano. Kung gano'ng kalakas yung pressure ng hangin dun sa loob ng galon, ganun din kalakas dito sa ano, labas. Depende sa inyo kasi pwede mo siya pahinaan kasi mayroon siyang lock. Pero kung ilalagay mo siya sa burner, idugtong mo sa burner, yung burner na mismo ang magkukontrol nito. Ito kasi hindi siya burner, ito yung mga tawag nito. Usable na burner na kahit saan mo pwede mo dadalhin. Yan o. Hindi naman totally burner na pang gasol talaga ito. Pang ano lang to. Anong tawag niyan? Portable na burner. Ayan, pinapatong na ni Kuya dyan. Tapos i-testing lang niya. Oh, ayan oh, ang lakas ng hangin. Depende sa inyo kung gaano kalakas ang gusto niyo. Kasi meron naman siyang adjuster doon sa galon. I-adjust mo lang. Ayan, ngayon si Kuya, naglagay siya ng kaldero. At nilagyan ito ng tubig. Ayan, binubuksan yung adjuster doon. Ayan, sisindihan niya muna. Ayan, oh, pag kumukulo yung tubig, ibig sabihin, pumasok yung hangin. Gagana na siya. Okay, ngayon, pag naubos yung hangin, siyempre, dagdagan nyo ulit. Yun ang trabaho nyo, laging bomba-bomba na lang. O, oh, yan o, oh, ang lakas ng apoy. Oh. Kahit mag-litson ka pa dyan, pwede. Kahit magparito ka pa ng isang baldi, pwede o. Oh. O, oh, tapos yung tubig, ganun ang trabaho nyo, kulo-kulo. Pag nalaman mo na yung hindi kumulo yung tubig, alam na, wala ng hangin. So, dagdagan mo ulit ang hangin yan. Yan o, oh, ang lakas ng apoy o. Oh. So, effective. Oh, at least nakaroon tayo ng idea. Yung idea na ito, galing to sa ibang bansa. Hindi to galing sa Pilipinas. Yan o. Oh. Alam mo naman ibang bansa, puro expert. Mga ano ba, experimenting na yung mga kahit ano-ano na lang. Yan o. Oh. Oh, siyempre yung gasolina, kailangan mong gumastos, bibili ka, pero hindi undaspat na ubos agad. Kasi ang kinuha lang dyan, yung amoy ng gasolina eh. Yung hangin. Yung hangin niya magiging apoy o. Oh. Oh, wala ka namang nakita may dumaan gasolina dyan eh. Sa hose, wala. Hangin lang dyan. Oh. Hindi naman mangangamoy ng gasolina yan eh. Kasi yung gasolina dumaan sa tubig. Doon pa lang sinasala na. O, oh, kulo-kulo na oh. Oh. Ang lupit oh. Talagang talented talaga yung tao na to. At least, napanood natin yung video niya. Ngayon naman, nakakuha tayo ng idea. Ayan, pwede niyong gayahin dyan kung wala kayong ibang ginagawa. Para naman, kayo naman ang makatipid sa gas. Pwede na kayo magluto anytime, oh. Kaysa kukuha pa kayo ng kahoy, di iitim yung mukha nyo ka bulot-bulot ng hangin dyan. Oh. Tapos, mautot-utot ka pa, kakatayop, kabubulot ng hangin doon sa apoy na sinain mo na gamit ang kahoy. Oh. Yan, wala na. Hindi mo na kailang bulot-bulot ng hangin dyan. O, hindi mo na kailang tayhupanan. Yan, o. O, binawat ito yung anggaan, o. Kasi hangin lang yung laman yan. Ang galing talaga itong ginagawa ni Kuya, o. Talagang nakakuha tayo ng idea at marami tayong natutunan sa kanyang ginagawa, o. O, biruin mo. Tubig lang, gumagana na. Pati yung gasolina. O, diba? Ngayon, ang ginagawa ni Kuya ito, yan. I-try niya ulit. Isindihan niya ulit ito. Yung dulo na yan. Oh. Yan. Isindihan niya. Oh. Gumagana na. Oh. Ano to si Kuya? Magkapi. Magkapi to si Kuya. Yan. Magkapi siya. Oh. Binuwat niya. Oh. Hindi magic yan. Ah. Hindi magic. Oh. Oh. Ito naman. Binubuksan. Ah. Walang battery yan. Oh. So makikita mo naman. Wala talaga. Yan. Walang ibang nilagay doon. Baka mamaya sabihin nyo may nilagay dyan. Yung takip na yan wala. Oh, si Kuya nawala na. Saan kaya? Kumuha ng kape. Yan. Kumuha siguro ng kape ng ano. 3-in-1. Yan. Lapit na kumulo. Oh, tubig. Kulo-kulo. Dyan mo malaman yung kung may hangin pa ba yung galon. Pati yung gasolina. Yan o. Oh. Pag dumaan yung gasolina dyan sa tubig na yan, malinis. So, hindi nagbago yung kulay ng tubig.